So, what's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. So, sa araw natin yun guys, no, bali, si-share natin kung paano ba gumawa ng power supply ng amplifier. Yan. So, samahan niyo po guys sa video natin ngayon at saka kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, is huwag kalimutan mag-subscribe. I-click niyo yung bell button guys para lagi tayong updated sa mga bago nating videos tulad ito. At saka para masundan nyo to guys, no, ha, panoorin nyo lang to hanggang dulo. So, simula na natin guys. Let's go. Gagawa tayo ng power supply ng amplifier. So, makikita natin guys, no, na itong transformer na ginamit natin is ito yung tinatawag na E-type transformer. So, meron siyang 36 volt. So, papansin nyo guys, itong wire is kinabit natin dito sa isa. Ginamper natin dito para mag-series yung dalawang voltahe. Ito na yung 36 volt, 0, 36 volt. So, may nakalagay na 12 ampere. Dito sa baba, meron din siyang 15 volt, 0, 15 volt. So, itong nasa baba, is pwede nyo itong magamit as gagamitin nyo sa supply ng tone control or preamp. Pwede rin itong gagamitin ikabit sa blower. So ngayon guys, no, sa paggawa ng power supply is kailangan gagamit tayo ng diode. So ito yung tinatawag na bridge type diode. Tapos gagamit din tayo ng filter capacitor. So papansin natin yung voltahe niya dito is 36 volt. Yan. So yung gagamitin natin dito na capacitor is 10,000 UF microfarad na may 80 volt. Yan. So, pwede rin 10,000 UF microfarad with 63 volt. Yan. Pwede rin gagamit tayo ng 10,000 UF microfarad 100 volt. Yan. So, magdepende kasi tayo dito guys, no, sa output ng ating transformer. Yan. So, gaya nito, meron siyang 36 volt. So, yung gagamitin dito na filter capacitor is kailangan mataas na voltahe dito. Kailangan nasa 63 volt, 80 volt to 100 volt. So, huwag kayo gagamit ng pababa na voltahe dito. Yan, dahil sasabugin yung filter capacitor kapag kinabit nyo dito na mababa yung voltahe. So, kailangan gagamitin nyo na capacitor is malaki pa dito sa transformer. So, ngayon is i-wiring na natin guys. I-share natin kung paano ba mag-wiring itong power supply. So, simulan na natin guys yung pag-wiring. So, yun guys, no, bago nyo mag-assemble guys, bago tayo mag-assemble. So, para makasigurado tayo guys, no, na tama itong voltahe dito is testiran muna natin. So, gamit tayo ng tester. So, select natin dito sa EC50. Tapos, i-on natin yung transformer. So, i-on natin guys yung transformer. Yan. So, testiran natin. So, kapag nasa EC pa tayo guys, pwede lang magkabaliktad yung ating test probe. So, walang problema yan. Pwede lang magkabaliktad sa pag-testing natin or pag-tester. So, gaya nito. So, dito tayo sa 36. Yan. So, makikita natin yung reading natin is halos malapit na siya mag-40. So, nasa 38 volt. So, dito naman sa isa. So, 38 volt. So, kapag na-plus natin yung dalawa, kapag lumagpas na dito guys, no, is i-change rin siya naman. Ilagay nyo dito sa 250 volt. Yan. So, tingnan natin yung overall voltahe. Yan. So, 38 plus 38 equals 76. Yan. So, ngayon, magpatuloy na tayo sa pag-wiring. So, huwag kalimutan kapag mag-wiring na tayo is i-unplug yung cord natin dito na nakasaksak sa kuryente. So dito sa ating kapasitor guys, ito lang yung gagamitin natin, stick glue.
So, sunod guys, dito naman tayo sa negative ng filter capacitor. Paralel natin dito, connection. Tapos, kabit natin dito sa negative ng bridge diode. So, yun guys, no, dahil na tapos na natin mawiring, so, i-review natin guys kung tama ba yung ating pagkakabit. So, makikita natin guys dito sa bridge diode. So, makikita nyo itong bridge diode, mayroon yung sign na positive. Tapos, negative. Yung sa gitna guys, pwede lang yung magkabaliktad yung wiring patungo sa transformer ng dalawang voltahe. Yan. So, itong isa, yan ito, nakabit po yan dito sa isang 36 volt. Yan. Tapos, yung isa naman, na 36 volt, yan, ito siya guys, kinabit natin dito sa isang 36 volt. Yan. Tapos, itong positive ng bridge diode guys, mayroong plus, kinabit natin yan dito sa dalawang kapasitor na positive. Yan, positive, positive. So, nakaparallel siya. Sunod naman, itong negative dito. So, nakakabit yan dito sa dalawang negative ng kapasitor. Pagkatapos, itong apat na pin dito ng kapasitor. So, positive, positive, negative, negative. So, naka-isang wiring lang yan guys. Nakaparallel yan. Patungo na yan dito sa zero natin or nasa gitna ng voltahe. Yan. So, yan guys yung kaniyang wiring sa transformer, bridge diode, filter capacitor. So, dito naman tayo sa primary. Share din natin guys yung wiring. So, kailangan gagamit din tayo ng fuse yan guys para sa primary. Yan. So, yung ginamit ko dito na fuse, papakita natin kung ilang ampere. Yan. Dahil yung ampere ng ating transformer is 12 ampere, so gumamit din ako ng 15 ampere na fuse. So, yan guys, 15 ampere yung gamit natin sa fuse. So, kabit natin yan dito sa kaniyang fuse holder. Yan. So, in case na magka-problema yung transformer natin, is ito lang fuse yung bibigay. So, mapapansin natin, ito yung 0, 110 to 20 volt. So, dito sa 220 volt natin, nilagyan natin ng fuse. Yan. Naka-series yan. Tapos, itong isa, so, pwede lang tayo magkabaliktad ng wiring yan guys dito sa primary. Kasi easy current lang yan. So, pwede magkabaliktad yung wiring natin.
So, isang wiring natin dito is kinabit natin dito sa fuse. Power switch natin sa rap. Yan. Tapos, itong dalawa, guys, ito na yung main plug natin na isaksak natin sa kuryente kapag ginagamit na natin yung amplifier. Yan. So, yan, guys, no? Dahil na wiring na natin yung primary, secondary, tapos na review na natin na tama yung ating pagkabit. So, ngayon is tistira na natin, guys, kung ilan na yung kanyang DC voltage dito. Kung ilan na yung DC voltage na ilalabas dito sa kapasitor. So, kapag ganitong voltahe, guys, 36 volt, so wala pa yung, hindi pa yan manguriente, guys. Pwede pa yan hawakan. Yan. So, sa tistira man natin, gagamit tayo ng DC. DC 50. Yan. So, tistira natin. So, dito tayo kukuha ng positive, ground, negative. Yan. So, mauna tayo dito sa positive, mga guys. Yan. So, tistira natin kung ilan na yung voltage. Yan. So, meron na siyang 50 volt. Yan. So, positive 50 volt. Tapos, meron na tayong negative 50 volt. Yan. So, pwede na to ikabit sa ating amplifier. Yan. So, huwag natin kalimutan, guys, yung wiring dito. Kailangan sundin natin yung polarity ng kapasitor. Tsaka polarity ng bridge diode. Dahil kapag nabaliktad ito ang pagkabit ng kapasitor, guys, so maaari yung sumabog yung kapasitor kapag i-power on na natin. Sasabog yung kapasitor kapag nakabaliktad yung pagkabit or pag-wiring natin dito sa ating kapasitor at saka sa bridge diode. So kailangan doble ingat, doble review sa paggawa ng power supply ng amplifier. So, yan lang po, guys, no. Maraming salamat sa panonood. Sana meron tayong kunting tips at kaalaman sa ating video. So, maraming salamat, guys, sa suporta ninyo. See you in my next video. God bless. Ingat po kayo palagi.